Welcome po sa aking channel, mga kababayan. Nandito tayo ngayon sa itaas ng bundok, sa tuktok po ng bundok, upang magbabahagi na naman sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Hapon na dinala po dito sa ating bansa, mga kababayan. So bago natin umpisahan ang ating pag-uusapang topic, nais po nating humingi na naman ng thank you sa mga sumusubaybay po sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag ninyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong videos, mga kababayan. So pag-uusapan po natin, mga kababayan, ay tungkol po sa mga sikreto ng mga Hapon na dinala po dito sa ating bansa. Tungkol po sa treasure, mga kababayan, at pasensya na po sa mga nanonood na mga hindi po may hilig sa treasure, sapagkat lagi po nating binabanggit dito, mga kababayan, ay tungkol po sa sikreto ng mga Hapon na kung saan ay atin pong kasalukuyang tinutuklas, mga kababayan, kasama po natin ang mga treasure hunter na kasalukuyan pong naghahanap sa mga kabundukan Luzon, Visayas at saka Mindanao. So tayo po ay masayang nagbabahagi at sana'y makapagbigay tayo ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga sikreto na yan. At sana ay matuklasan ng ating mga kababayan ang mga itinago ng mga Hapones dito po sa ating bansa, mga kababayan. So umpisahan na po natin, mga kababayan, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa mga itinago ng mga Hapon, kung saan-saan ba nila itinago yung mga sikreto na yan, mga kababayan. Maraming nagsasabi sa atin, mga kababayan, na hindi naman malalim ang mga itinago ng mga Hapon sapagkat sila ay nagmamadali. Dalawa po ang opsyon ng Hapon, mga kababayan, nung sila po ay narito, nung sila ay nakikipagdigmaan pa lamang, 1938 o more or less 1930 plus pa lang, mga kababayan, ay may plano na po ang mga Hapon ng kanilang paglalagyan ng treasure, mga kababayan. So nakaplano ang kanilang gagawin, mga kababayan, nung sila po ay manakop sa Southeast Asia at manglut po sa mga bangko, mga kababayan. Lahat po ng kanilang gagawin ay planado na, nauna na, mga kababayan, na kung saan kapag sila ay dumating na po dito sa bansang Pilipinas ay nakaplano ang kanilang lahat ng gagawin. Nauna po ang kanilang plano bago nila ibaon ang mga sikreto na kayamanan. Marami sa atin ang nagtatanong, mga kababayan, na maaring mababaw lamang ang karamihan ng kanilang treasure sapagkat sila ay nagmamadali na. Sa akin pong nasabi, mga kababayan, na dalawa po ang opsyon ng mga Hapon nung sila po ay nakikipagdigmaan, ay nanalo po ang mga Hapones sa kanilang pakikipaglaban. Kung kaya't si MacArthur ay umuwi po sa bansang Amerika at kumuha ng Allied Forces sapagkat sila po ay dinaig ng mga bansang Hapones sa pakikipagdigmaan po dito po sa bansang Pilipinas at sa Southeast Asia. So ibig sabihin, nanalo po ang mga Hapones nung sila po ay nakikipagdigmaan dito po sa ating bansa ng ilang taon lamang, maaring isang taon mahigit lamang na naging pursado ang mga Hapon dito, o isa hanggang dalawang taon nang sila po ay balikan ng mga Amerikano, ay nasurpresa sila at nakapaghanda na po ang mga Amerikano na lumaban ulit sa mga Hapones, at ang mga Hapones naman ay
nakaplano na din ang kanilang paglagyan ng mga kayamanan na kung saan kung sakaling magigipit sila at hindi nila madala ang kanilang kayamanan ay ibabao nila sa mga nakahanda ng mga butas. Katulad po halimbawa ng mga dating kuweba na sa kabundukan na kung saan ang mga kuweba po ng Pilipinas ay ganilang pinaglagyan sapagkat ang mga kuweba po sa Pilipinas ay napakarami at may dati na po mga butas sa bundok. Yan po ay kanilang tinuklas at yun na lang po ang kanilang pinagpaplanuhang takpan at doon nila ilagay ang mga sikreto ng kayamanan, mga kawayan na kayamanan. At nabilang po dyan yung mga lugar na kung saan mga tourist spot at saka mga area po na kung saan hindi magagalaw ng basta-basta sapagkat yan po ay nabilang sa mga parks at saka old na mga houses at saka mga lugar na kung saan mga government property na mahirap galawin. Yan po ay planadong ginawa ng mga Hapon at hindi basta-bastang makuha yan, mga kabayan. So ang atin pong may babahagi sa inyo na medyo napakadali kunin yaong nagmamadali sila. Oo, mga kabayan, ang mga Hapon po ay nagmamadali nung sila po ay hindi pa nila nagriripak pa po sila ng mga kayamanan ay hindi pa po nila natapos yung mga ibabaon ng mga treasure ay kanila na lang po itong inilaglag, mga kababayan, sa itaas ng bundok. So mayroon po talagang mga inilaglag ang mga Hapon na sinadya nilang ilaglag sa tuktok ng bundok, sa mga itaas ng bundok na kung saan nabilang dyan ang mga platinums na kung saan inilaglag na lamang nila sa itaas ng bundok at doon po nila inihulog, mga kababayan, sa tuktok, sa pinakatuktok po ng bundok, mga kababayan. Speaking of tuktok ng bundok, mga kababayan, naghulog nga po talaga ng mga kayamanan ng mga Hapon at inilaglag po talaga nila sa itaas ng bundok at isa po sa aking kamag-anak ang nakarecover niyan, mga kababayan, ng ilang pirasong mga gold bar at platinum na kasing laki po ng gulong ng sasakyan na kung saan na-discovery po lamang sa pamagitan ng pag-araro, mga kababayan. Yan po ay na-discovery lamang nila sa itaas po ng bundok at marami pong mga kababayan nating mga hindi treasure hunter ang nakarecover na naararo lamang nila sa itaas po ng kanilang pinagsasakahan sa may mga kabundukan, mga kababayan. At karamihan niyan, mga kababayan, ay sa Mindanao na kung saan sila po ay hinahabol ng mga Hapon ng mga Amerikano, mga kababayan, na kung saan hindi nila masyadong naibaon at nilagay na lamang sa mga taniman ng mga mais at taniman po ng mga sakahan. Na kung saan nagmamadali po talaga ang mga Hapon at kung may makita silang mga butas ng mga dati ng mga butas sa kabundukan ay doon na lamang po nila inilalagay at tinatakpan po nila ng mga bato at ginagamitan ng kemikal na pangpatigas upang hindi ito mapansin ng mga tao, mga kababayan. So yan po ang ating may babahagi sa inyo, mga kababayan, ay tungkol po sa mga treasure na kung saan nagmamadali po talaga ang mga Hapon at isiniksik na lamang nila sa mga dati ng butas sa mga kabundukan at inilagay nila sa mga taniman ng mga mais at taniman po ng mga magsasaka na kung saan doon na lamang ang kanilang pinaka-best na option sapagkat sila po ay nagmamadali. So hanggang dyan na lamang po ang aking pagbabahagi at sana po ay mayroon tayong nakuha na naman na kaalaman tungkol po sa mga itinago ng mga Hapon.
Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod ang nagbabahagi.